Ako ang pinakamahal mo. Ikaw kasi ang pinakasimpatiko eh. Kaya lang, baka bigyan mo na ibang kahulugan ng pagiging close. Magmula ngayon, sasamahan kita sa pagtinda mo. Hindi ba kinuha mo ko para magsayaw ng hubad sa harapan mo? Isa na namang Pinay na kung tawagin ng mga netizen ay si Papaya Queen at siya ang Pinay Bold Star ng dekada na benta. Ating muling kilalanin ang maiksing kwento ng Pinay na si Aya Medel. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hilig mo ang mga ganitong klaseng mga video, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa sunod ko pang mga video. Kaya simulan na natin. Toong nabenta nang makilala si showbiz si Aya Medel. Isa siya sa pinakasikat na sexy actress noon at mas kinilala pa siya ng marami sa bansag sa kanyang Papaya Queen. Matagal nang wala sa industriya ng showbiz ang dating sexy actress kaya marami nagtatanong kung nasaan na nga ba siya ngayon at anong buhay na ang mayroon siya. Sa isang interview kay Aya Medel sa Inside Bicol ay muli niyang inalala kung paano siya nagsimula sa showbiz bilang isang sexy actress sa edad niyang 14. Nagsimula ang lahat nang madiscover siya na isang talent coordinator scout at tanungin siya nito kung nais niya maging isang modelo. Matapos niyang tanghalin bilang first runner-up sa Mutyanang Tabako na ginanap sa Tabako Albay. Ang kauna-unahang pelikula na ginawa niya ay ang Totoy Mola at nakasama niya rito ang aktor na si Jay Manalo. Ngunit ang pinakaunang shoot movie niya ay ang Asong Ulol kung saan ay gumanap siya bilang ate ni Ian Binarasyon sa pelikulang ito. Dahil sa kanyang pagpapakita ng angking galing sa pag-arte bilang isang sexy actress, ay nagtuloy-tuloy ang magandang karera kay Aya. Umabot sa halos 58 na pelikula ang kanyang nagawa at ilan nga sa mga ito na talagang sumikat ay Ang Mulata, Babae sa Bubungang Lata at Padre Kalibre na ang naging kaparehan niya ay veteranong aktor at yumao na si Eddie Garcia. Masinahangaan pa nga ang kanyang pag-arte nang gawin niya ang pelikulang Sisa, kung saan ay pinuri ang kanyang talento sa pag-arte ng ilang movie critics. Naging kaparehan niya sa pelikulang ito ay si Gardo Versosa at si Mario O'Hara naman ang direktor nito. Nagkaroon din ng pagkakataon si Aya na maging parte ng ilan foreign films tulad ng Naked Nights, Love and Desire, Troublesome Nights, a comedy film show in Hong Kong, ang Total Aikid, a film shown in Japan. Naging parte din si Aya ng mga TV series tulad ng 17 at minsan ay nagiging guest din siya sa variety show na Itbulaga sa GMA Network. Ibinahagi rin ni Aya na hindi siya nakapagtapos ng high school dahil sa maaga siyang napasubo sa trabaho bilang actress. Kaya naman nang magbalik siya sa pag-aaral, kinailangan niyang kumuha sa DepEd ng acceleration exam. Maliban pa nga sa pagmamayari niyang Aya Garden Bistro, ay muling nagbukas sa Legazpi ng food business si Aya. Hindi nga lang isang businesswoman si Aya ngayon sapagkat isa na rin siya sa mami sa kanyang dalawang anak na sina siya Ina Ishii at Simon Gray. Ang kanyang panganay na anak na babae ay 15 taong gulang at magdadalawang taong gulang naman ang kanyang baby boy. Isa sa mga anak ni Aya ay bunga ng vitro fertilization. At ito ay ang bunso niya si Gray, samantalang bunga naman ang pagkapakasal niya sa isang Japanese businessman na si Yoji Hayakawa ang panganay ng anak na si Ishii. 12 taong nagsama bilang mag-asawa si Aya at ang kanyang former husband bago sila nag-divorce, ngunit kahit iwalay na ay nananatili naman ang maayos silang pagkakaibigan para sa kanilang mga anak. Ayon pa kay Aya ay mas madalas silang makita ng dating asawang si Yoji kapag siya ay bumibisita sa Japan. Bilang ina naman, para sa kanyang dalawang anak, ang kanyang greatest achievement sa kanyang buhay. Makikita naman sa larawan ni Aya na nakuha noong 2017 sa isa nilang family trip na hindi pa rin kumukupas ang kaseksihan at kagandahan ng dating sexy actress. At iyan ang maiksing kwento ni Aya Medel. Kung nagustuhan ng aking video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat!